Una, dahil gusto ko siya at pangalawa, hindi din kaya ng aking ina na masuportahan ako sa aking pag-aaral. Uy, okay lang yung vocational ko eh. Hi po, Madam Z! Inyo, mag-subscribe po tayo kay Madam Z. Si Trufield, yung YouTube channel niya. Keep safe po and have a good health. Hello mga kapuro! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon dito sa aking lugar. Ayan, maganda ang panahon. May kunting araw. Kaya masaya. Marami na naman German nagpapabilad sa araw. Kasi kapag may araw ay parang Pasko na yan sa kanila. Kasi uhaw sila sa araw. So ngayon magpapasa po ulit tayo ng sulat mula sa ating mga... Ayusin muna natin mga damit ito eh. Ayan, mula sa ating mga letter sender. Ayan. Panibagong sulat, panibagong kwento ng buhay. So, siyempre, hindi natin magpatumpik-tumpik pa. At umpisa natin ang ating kwento sa pamamagitan ng music. Wow! Uy, tama na, tama na. So, ito po, sabi po niya dito, Dear Madam Z. Isang magandang araw po sa lahat at lalo na sa mga trupang gagamba na alam ko nakaabang sa sulat kong ito. Ayan, gagamba as in spider. Ayan, Spider-Man at Spider-Woman. Ayan. Sisimulan ko po ang aking kwento noong mga bata pa kaming lima na sila Mikay, Ronald, Erning at Marlon. Parehong magkakapitbahay at parehong laging kasama sa kung anumang laro ang maisipan namin. Ay, maganda. Pero mga tropa din ako nung bata. Maliit pa ako. Maliit talaga. Para nang lumaki ako. Ayan. Nung mga kabataan ko, may mga tropa din ako. Ayan, uso din yan magagamba nung araw. Lalo sa mga probinsya, di ba? Isa sa laro na paborito namin ay ang panghuli ng gagamba at pag-aawayin namin ito. Ang sino mang mananalo ay may premyong 10 lastiko. Ayan, lastiko yan na yung... Alam nyo na, lastiko. Ganun kasimple ang aming mga buhay noon. Noong mga edad 9 at 10 pa. Hanggang sa nag-12 at 13 ay kami pa rin lima ang sobrang close. Na sobrang close pa nga namin ay hinihintay namin na sabay kaming mag-high school na magkakaibigan. Dahilan para isang taon na hindi kami papasok ni Erning ng high school. Dahil hinihintay namin sila Marlon, Ronald at Mikay na noon ay grade 6 pa lamang. Ay, grabe naman. In fairness sa mga friendship, ha? Galit siyempre pareho ang aming mga magulang dahil sinayang namin ang isang taon sa high school. Pero wala silang magawa dahil sayang ang gastos kung hindi naman kami papasok. Ay, dumating ang taon na pareho kaming lahat nag-enroll ng first year high school. Sobrang saya naming lahat dahil sa buo uli ang aming barkada. Pero syempre dahil may mas matalino sa amin at yun ay sila Ronald, Mikay, ay nasa Section A sila at kaming tatlo nila Erning at Marlon ay nasa Section B naman. Magkaiba ang aming section pero tuwing vacant namin ay kaming lima siyempre lagi ang magkakasamang nagmimeryenda dahil laging may dalang baon ang bawat isa sa amin. Nanilagang saging saba, mais, o kamote. Ay, gusto ko itong. Gusto ko itong lahat. All of the above. Ang paborit ko yung snack niya. Buti nga sila, no? Section A, B. Ako nga, no? Section D, E. Kung may Section F, malamang doon ako mailagay. At sa pananghalian naman ay may baon kaming kanin at kadalasan ulam namin ay nilagang itlog o di kaya ay pritong tuyo. Kung isa sa amin ay walang ulam, ay walang problema dahil pinaghahatian namin ang ulam para magkasya sa lahat. Ay, ganda ng mga samahan na yun, fairness. Nang magsikan high school, kami ay apat kaming nasa Section A at si Marlon ay nasa Section B. Pero hindi pa rin naging hadlang pag-uwian ay naghihintayin kaming lima. Ganun ang buhay namin hanggang nang nasa 4th year high school na kami. Mga dalaga at binata na ika nga.
Ando na yung nagka-crush ng tatlo sa amin. Sila Marlon, Mikay at Ronald. Minsan, hindi na namin sila nakakasabay sa uwian at sa tanghalian dahil kasama na nila ang nililigawan nila na naging boyfriend at girlfriend din nila kalaunan. Kami ni Erning ay focus muna sa pag-aaral. Kung kaya siguro nakaungos kami sa mga grades namin sa school. Nagtapos kaming lima ng high school at naging masaya siyempre lalo na ang aming mga magulang. Nang magkulihiyo na ay hindi na kami nagkasundo ng mga gusto dahil sa mga kurso na gusto namin kunin. At si Erning ay hindi din makapagkulihiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal ng kanyang mga magulang. Sila Mikay, Ronald at Marlon ay nag-enroll pero hindi na kami kasama na magkakabarkada dahil may sarili na silang mundo, ika nga, dahil sa kanila mga girlfriend at boyfriend. Nagpatuloy ako ng aking pag-aaral pero kumuha ako ng vocational course, Food Technology. Una dahil gusto ko siya at pangalawa, hindi din kaya ng aking ina na masuportahan ako sa aking pag-aaral. Okay lang yung vocational ko eh. Mas maraming ang umaasenso dahil sa mga vocational lang na kurso na tinapos nila. Real talk yan, mas marami. Tinapos ko ng 2 years ang nasabing kurso dahil 2 years course lang din naman talaga siya at sagot ng gobyerno. Si Erning ay nag-enroll din ng vocational course pagkatapos kong gumraduate dahil na rin sa mga encouragement words na sinabi ko sa kanya. Kaya kumuha siya ng automotive course na second year's course din. Si Mikay hindi natapos ang kanyang kolehiyo dahil nabuntis siya at pinakasalan naman ng kanyang boyfriend. Oh, very good, good, good. Si Ronald at Marlon ang siyang mga nakatapos ng kolehiyo. Parehong commerce ang kanilang kurso at ngayon ay parehong stable na ang kanilang mga trabaho at may pamilya na din. Madam Z, sa nagdaang mga taon ay pulido at matibay pa din ang samahan naming magkakaibigan. Tropang gagamba. Kahit may pamilya na kaming lahat, tama po, may pamilya na din kami ni Erning. Dahil si Erning ay ang aking kabiyak na ngayon. Ah, si Erning ang kanyang nakatuluyan. Noon pa mga bata kami, sinabi niya sa akin na balang araw ay maging asawa niya ako. At nagkakatotoo nga. Congratulations and celebration! Ngayon ay may isa na kaming anak at nagamit ko din ang natapos ko dahil gumagawa ako ng mga cake at muffins para sa mga orders. At si Erning naman ay maraming tanggap na gawain sa kanyang munting shop na nasa gilid lang ng aming bahay. Kababata ko noon na ngayon ay kabiyak ko na. Sana po ay magustuhan ng inyong mga subscriber ang aking kwento. Kwento na talagang pwedeng panatalihin ang pagiging magkakaibigan kahit may kanya-kanya na kaming pamilya. Sana maging inspiration din po isa iba. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Gumagalang, Kimberly. Ayan. Ang ganda ng kwento ni Kimberly. Salamat Kimberly sa pag-share ng iyong buhay, kwento ng inyong ng magtropa. Ika nga. So maraming salamat sa mga kaibigan mo na ayan, nakikinig ngayon. Shout out po kasi sabi ni Kimberly kung pwede ko silang i-shout out. Ayan, shout out Mikay, Ronald, and Marlon. At ayan ha, congratulations sa inyong magkakaibigan, di ba? Mula ng mga bata pa hanggang sa may mga pamilya niya ay pulido pa rin ang inyong mga samahan. Ayan nga. So thank you so much at ayan na. Sa mga gusto pong mag-send inyong mga kwento, huwag pong mahiya. Ayan ha, narinig niyo ulitin ko. Huwag pong mahiya. Don't be shy. Ayan. I-send you na po ang inyong mga kwento. Kung hindi man inyong mga kwento, yung aso sarili niyong kwento, pwedeng kwento ninyo mga lole, mga lolo, mga auntie, tito, magulang, kapatid, BFF. Ayan. At pwede nyo pong isend sa aking messenger na Zetrofeld at sa aking email address na iwanan ko po sa description. Ayan ha.
At ingat po tayong lahat. At nako, dito sa amin, mataas na naman yung case ng literacy. Kasi yung test dito kasi noon is walang bayad. Ngayon may bayad na. 15 euro na ang bayad or 10. So yung iba kasi ay pa talaga maniwala na may literacy. So ayan, magbusa sila, magbayad kada swab test. Ayan. At bago magtapos ang inyong lingkod, ang laging habili na habang buhay may pag-asa at may mapapangasawa. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Mwah! Ganon ang buhay namin hanggang nang nasa 4th year high school na kami. C'est moi.